Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis chapter 50 verses 15 to 21. Ito ay pinamagatang God's Good Purposes sa ESV. Ating basahin ang verses 15 to 21. Verse 15. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil deed that we did to him." So they sent a message to Joseph, saying, "Your father gave this command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin, because they did evil to you. And now, please forgive the transgression of the servants of the God of your father." Joseph wept when they spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." But Joseph said to them, "Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So do not fear. I will provide for you and your little ones." Thus he comforted them and spoke kindly to them. Sa ating nabasa, ito ay nakasentro sa pagpapatawad ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Bago tayo magsimula, ating balikan kung anong pagkakasala ang nagawa kay Joseph ng sarili niyang mga kapatid. Sa 12 magkakapatid, si Joseph ay ang paboritong anak ni Jacob o ni Israel. Ito ay sa kadahilan ng si Joseph ang kanyang anak na pinakamamahal. Ito ay kanyang anak sa asawang si Rachel. At pagkatapos ni Joseph, sila ay nagkaanak pa at pinangalanan itong Benjamin. Subalit higit na mahal ni Jacob si Joseph at hinabihan niya pa ito ng kasuotan. Lalo pang nagalit ang mga magkakapatid na makita nila ang kasuotan ni Joseph na likha ng kanilang ama. Lalo pa silang nagalit ng magkwento si Joseph ng kanyang panaginip na nagpapakitang paglilingkuran siya ng mga ito. Nang magkaroon ng pagkakataon, binalang siyang patayin ng kanyang sariling kapatid, subalit nauwi ito sa pagbebenta sa kanya, kung saan napadpad siya sa Ehipto at naglingkod bilang isang alipin at kalaunay naging gobernador sa tulong ng Diyos. Pinamahalaan niya ang taggutom at dito nabalitaan ni Jacob na masagana sa Ehipto, kung kaya't pinapunta niya ang 10 anak upang bumili ng pagkain. At iniwan si Benjamin sa takot na maging ito ay mawalay sa kanya. Pagdating sa Ehipto, sinubok ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Kung ang mga ito ba'y nagbago na, di kalaunan sila'y nagkasundo at nagkapatawaran. Pinapunta ni Joseph ang lahat ng kanilang pamilya sa Ehipto upang doon manirahan. Sa ating binasa, nang mamatay si Jacob, nabahala ang kanyang mga anak. Iniisip ng mga kapatid ni Joseph na sila'y tinanggap niya dahil lamang sa kanilang ama. At ngayong patay na si Jacob, ay baka maghiganti si Joseph dahil sa kasamaang kanilang ginawa. Nagpadala ang mga kapatid ni Joseph ng mensahe at humingi ng kapatawaran. Tumangis si Joseph sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Ipinapakita rito na napakalambot ng puso niya. Hindi siya nagpakita ng galit
o nagsalita man ng masama. At sinabi niya, "Do not fear, for am I in the place of God?" Bagaman siya'y nasa mataas na katungkulan, hindi niya kinalimutang wala siya sa posisyon ng Diyos. Hindi siya Diyos upang gumanti o pagbayarin ang kanyang mga kapatid. Nasaktan siya, naghirap, subalit nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba. Hindi niya itinaas ang kanyang sarili at inilagay sa kanyang kamay ang hustisya. From this attitude, we can learn how to forgive others who have hurt us. To forgive others, we must take our proper place before God and express the proper attitude toward others. Sa tuwing tayo ay nahihirapang magpatawad at natutukso tayong maghiganti sa nakasakit sa atin, itanong po natin sa ating mga sarili ang tanong ni Joseph, "Am I in the place of God?" Kahit ganon, gaano pa tayo nasaktan? Wala tayong karapatang ilagay sa ating mga kamay ang paghihiganti. We must allow God to be the judge of all. Dahil nasusulat sa Romans chapter 12, verse 19, "Vengeance is mine, I will repay, says the Lord." Sa sinabi naman ni Joseph na, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today." Makikita natin na napaka-understanding ni Joseph. Inamin niya na nagawan siya ng masama, subalit hindi siya nagalit sa kanyang mga kapatid. At higit sa lahat, hindi siya nagalit sa Diyos. Naunawaan niya na may magandang ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Ang kasamaang ginawa ng mga kapatid ni Joseph ay ginamit ng Diyos para sa ikabubuti ng maraming tao. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Joseph, nanatili siyang tapat sa Diyos. Hindi siya nagalit at hindi niya sinisi ang Diyos. He was full of positivity. Hindi niya tinignan ang pagkakamali, kundi nag-focus siya sa kabutihang naidulot nito. Atin pong i-apply ito sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nasaktan o nagawan ng masama ng ibang tao, huwag nating sisisihin ang Diyos. Huwag natin siyang kwekwestiyonin na bakit niya hinayaang mangyari iyon sa atin. Dahil sinabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil. To give you a future and a hope." Hindi po nais ng Diyos na mapahamak tayo. Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kailangan lang nating ituon ang ating mga sarili sa magandang na idudulot nito at huwag mag-focus sa pagkakamali. Sinabi ni Joseph, "You mean evil against me." Naging matapat siya sa nagawa sa kanyang masama. It means that true forgiveness doesn't deny the offense or cover it as if it didn't hurt. Hindi sinabi ni Joseph na, "Kalimutan niyo na iyon, wala lang yun sa akin." Kundi tapat niya itong sinabi upang patunayan na sila'y kanyang napatawad na. Sinabi ni Joseph, "So do not fear, I will provide for you and your little ones." Thus he comforted them and spoke kindly to them. Sa sinabi nito ni Joseph, pinatunayan niya sa kanyang mga kapatid na sila'y kanyang pinatawad. Binigyan niyang mga ito ng assurance. Ginawan siya ng masama, subalit nagpakita pa rin siya ng kabutihan. Sinabi niya, "I will provide for you and your little ones." Hindi lamang iyon,
Kanya itong inaliw at kinausap ng may kabaitan. Hindi lang nagtatapos sa salitang napatawad na niya ang kanyang mga kapatid, kundi kinausap niya rin ang mga ito. Words are nothing if they aren't backed up by action. Ang pagpapatawad ay mahirap gawin. Ano pa kaya ang kausapin ang taong nakasakit sa atin? Kailangan natin sa ating ipakita sa ating gawa o kilos ang pagpapatawad natin. Hindi sapat ang sabihin napatawad na, kundi samahan natin ito ng action. Subukan natin kausapin ang tao upang ganoon din ang maranasan natin sa Panginoon. Nagkasala tayong lahat sa Diyos at sa pamamagitan nito, kakausapin tayo ng Panginoon kung kakausapin din natin ang nakasakit sa atin. Bilang mga pinatawad ng Diyos, kailangan din po nating magpatawad. Dahil ito ay nakasaad sa Matthew chapter 6, verses 14 and 15. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo maaaring mag-serve ng may unforgiveness sa ating mga puso. Minsan tinanong ni Peter ang ating Panginoong Jesus kung ilang beses nga ba dapat patawarin ang nagkasala sa atin. 7 beses ba, aniya? Subalit sagot ng Panginoon na 77 beses. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Matthew chapter 18 verses 21 to 22. Sa kwentong ating nabasa, tayo ay tinuturuan na magpatawad. Huwag tayong magpakalunod sa nangyari sa atin o mga kasamaang ginawa sa atin. Alalahanin natin ang ginawang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alalahanin natin ang ginawa ni Kristo para sa atin. Jesus was betrayed, denied, persecuted. He was sold by Judas, his friend. He was pierced and crucified. Higit pa ba ang ginawang kasamaan sa atin sa ginawa sa Kanya? Dinuraan po ba tayo nilatigo o ipinako sa krus? Pinagpupunit ba ang ating mga kasuotan o sinuotan ng koronang tinig? Pinagbuhat ba tayo ng mabigat na krus kung saan tayo ay ipapako? Hindi. Hindi po natin naranasan iyon. Kung kaya, sino tayo para hindi magpatawad? Pinatawad tayo ng Diyos at kailangan din nating patawarin ang mga nagkasala sa atin. Tayong lahat ay nagkasala, subalit pinatawad pa rin niya tayo at hindi lang iyon. He gave us eternal life through Jesus Christ. At ating tandaan na sa tuwing nahihirapan tayong magpatawad, alalahanin natin ang naging buhay ni Joseph at ang dinanas ng ating Panginoong Jesus. Bilang pagtatapos, kung nais po nating matanggap ang pagpapatawad sa atin at magkaroon ng buhay na walang hanggan, tayo po ay sumunod sa isang panalangin. Ito po ay ulitin niyo pagkatapos ko. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Salamat po dahil ako'y iyong tinubos sa pamamagitan ng pagpapapako mo sa krus. Naniniwala po ako na ikay namatay at muling nabuhay.
habong ito, ako'y sumasampalataya sa iyo. At ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo. At tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Simula po ngayon, Panginoong Jesus, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Salamat po. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.